Ayan, walang patid ang aming pangungusina. Ayan mga palangga, magluluto kami ng milk tea. So, syempre, bago tayo magluto ng milk tea, kailangan i-provide muna natin ang pearl. So, ayan mga palangga, nagpakulo na ako ng mainit na tubig para sa aming pearl. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ang proseso ng paggawa ng milk tea. So, umpisahan natin sa pagluluto ng pearl mga palangga. So, ayan, nagpapakulo ako mga palangga ng para ng mainit na tubig para sa pearl. So, ayan mga palangga. So ito, 1 kilogram itong pearl namin. So, ayan mga palangga. So, nakatuwaan kasi nandito yung mga bata. Dahil nga tulad ng sabi ko nga sa inyo, dayo lang kami dito. Pero ayan, si Mama Jobs Panay ang pangungusina. So, ayan na pag-usapan na gusto daw nila ng milk tea. So, dyan, may nagtitinda dyan ng ingredients para sa milk tea. So, ayan, kami na lang ang magluluto para makatipid kami. Alam naman natin na kung gaano kamahal ang milk tea. Pag umorder ka ng isang ml, kahit na wala pang cream cheese yun, nagkakahalaga ito ng 75 pesos sa mall, lalo na sa mga kilalang nagmi-milk tea. Mahal nga talaga mga palangga. So, ayan, pakakuluin muna natin yung mga palangga bago natin ihuhulog ang pearl. So, ipapakita ko sa inyo ang proseso, mga palangga, kung paano ito niluluto o ginagawa ang inuming milk tea. So, yung mga ingredients, ayan, isa-isahin natin mga palangga, ipapakita ko sa inyo. So, ayan, papakuluin muna natin. Ayan, mga palangga, pwede ko na yan ilagay. Ilagay ko na to pearl. So, mga palangga, mamatamisin ko to eh. Kaya inubos ko na ang 1 kilo. 1 kilogram. Para magsawa yung aking mga bisitang bata. Mga apo-apo mga palangga. Ako sa pamangkin, apo. Oh. May apo na ba tayo dyan sa tohod? Ay, mga apo. Yung nagkakulong pamangkin. Meron ba tayo dyan kahapon? Ano na pamangkin? Di ba yung chili pamangkin natin? Ay, pamangkin pala natin. Yung mga anak niya, di apo na natin. Ay, oo nga pala mga palangga. Diba? Si Chi-Chi pala. Yan, no? Si Chi-Chi pala ay pamangkin namin. Yung nanay niya at si Mr. ay magkapatid. Tapos, yung anak nila, apo pala namin. Ako sa kamalingking. Nga naman, no? Kaya hindi mo na maitago kung bakit maputik na yung buhok kasi may apo na. So, ayan mga palangga, ilalaga muna natin ito ng 30 minutes. 30 minutes mga palangga. So, ayan mga palangga, ganyan lang. So, ilalaga natin ng 30 minutes. 30 minutes? Yes, Dai. 30 minutes. Hindi, after ng 30 minutes mga palangga, papatayin natin, tapos ibabad natin ng 30 minutes. Yun. Takpan at ibabad pa ng another 30 minutes. Saka, hugasan ng tubig. Tapos, ibabad sa yelo. Tapos, ikakaramelize mo na. Yun, ganun. Ganun po ang pagluluto ng masarap na pearl or tapioca. Ayan mga palangga, patayin na muna natin. So, ayan mga palangga. 25 minutes na yan. So, ibig sabihin, 5 minutes na lang bago natin patayin. Tapos, ibabad pa natin ng another 30 minutes. So, ibig sabihin, all in all, 1 hour talaga ang proseso ng paggawa ng tapioca pearl. Sa pagluluto, mga palangga. Kukonsumo siya ng 1 hour. So, may katagalan. Matrabaho, mga palangga. Pero, ganun talaga pag gusto mong
uminom ng masarap na milk tea. Kaysa bumili ka pa ng mag-order ka, so kung kaya mo na naman gumawa, lalo na pag marami kayo, di gumawa ka na naman, ang laki ng matipid mo. So, ayan o. So, kanina, nung nilagay natin, nakalutang ito. So, ngayon, nag-down na. Ibig sabihin, paluto na. So, ayan mga palanta. Ganyan lang, kadali. So, ibababad pa natin ng another 30 minutes. So, ayan. So, ayan mga palanta, 1 hour na ito. Bali, 30 minutes ang paglaga. After 30 minutes mga palangga, pinatay natin, tapos tinakpan natin at ibinabad ng another 30 minutes. So ito mga palangga, okay na ito. So ano ang gagawin natin ito ngayon? Ang kasunod ay ilagay natin sa strainer. Bubuhusan natin ng tubig. So ayan mga palangga, ibuhos natin yung ating niluto nilagang pearl. Napakarami mga palangga para magsawa yung mga bata. So ayan, huhugasan natin ng tubig mga palangga. So ganyan ang proseso mga palangga na pagluto ng pearl. So mapusisi, pero talagang sadyang ganyan. Pag gusto mo kumain ng masarap, so ayan, sakripisyo ka. So ayan mga palangga, lagyan natin ng yelo. Ano na? Ano yelo? Yes, lagyan ng yelo. So ayan mga palangga, lagyan din natin ng yes, dai, lagyan ng yelo. So ayan, kaya natin yan nilagyan ng yelo para hindi lumapsak ang pearl. So magiging, kung sa binata pa at dalaga, magandang tindig. Ayan mga palangga. So ayan. Sa madaling salita, hindi pa. So ayan mga palangga. Ganun lang kadali. So ibabalik ko ito mga palangga sa kawali, tapos ikakaramelize ko. So kailangan kasi pag naglaga kayo ng pearl o tapioca, maraming tubig yung nakalutang sa tubig, kasi kung hindi, didikit sa pinaglutuan o pinaglagaan nyo. Ayan mga palangga, pagtapos natin hugasan at lagyan ng yelo, binalik natin sa kawali. Sa kahit hindi naman kawali mga palangga, ini kung saan pwede, iluto at saka sinulang. So hindi ko kasi kapisado yung mga lutuan talaga nila dito, kaya kung ano lang yung nakita ko, yun lang yung ginamit ko para lutuan. So ayan mga palangga, so katambal yan. Ganyan lang. Mamatamisin natin ito. So, diba? Ganyan. Maproseso. Parang ayaw mo na. Narinig niyo mga palangka? Maproseso daw, parang ayaw mo na. So, alam niyo naman mga palangka si Mama Jubes. Ay, sanay sa hirap. Kaya ayan, ang kanyang buhay ay sanay sa hirap. Kaya ayan, yung mga iyaan kasi, ayan, ayaw maghirap. Tignan mo, narinig mo, ayaw na daw nigda kasi papareso daw. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Dadagdagan pa natin. Dahil din na tayo magsusugar na dun sa, no? Yung aming sugar na ginamit ay sugar necra. So, ayan, mga palangga. So, ito pala, pearl pala mga palangga. Panalo ka na dahil ano ito, chewy. Kasi kapag ano ka kasi, nagtatayo ka ng melty shop, 5 hours lang ang pearl dapat natapo na yan. Yung tamang proseso ah. Kasi, alam yung mga palangga, ano, ang buhay nga ng melty ay nasa, isa nasa pearl. Pag masarap ang pearl mo, matutuwa yung customer mo kasi lala pag tinagat nila na makunat-kunat, chewy ba? O diba? Ayan. Ayan mga palangga. Wow.
Akin na lang yung tato mo. Mga pala, kakanami ah. Pag napaso, ako napaso. Ako siya. Makunat-kunat. Bala lang siya perfecto. Pero kung tamad ka, hindi mo nilagyan ng yelo, hindi siya mag-perform ng ganyan. So, kailangan lagyan mo ng yelo para, ano, parang hindi lumapsa. Tapos, ibalik mo sa inyo. Oo, ipalik naman siya sa inat ganun. May mais pa dun sa likod. Oo, oh, ayan mga palangga, narinig nyo yan ha. So, ang partner na melty namin ay mais na dalaga. So, ayan mga palangga. Ang saya-saya namin dahil madami kami yung mga kamag-anak na galing sa Tanay. Wow. Sa Bulacan kami nang galing. At yung iba naman ay sa Maligaya doon sa Purview. So, nakita-kita kami mga palangga. Kasi birthday nga ni Master. So, okay na to mga palangga. Okay na to.